Ito po ang mga kakanin galing sa Nueva Ecija. Ito po ay bibingka. Ito po ay sapin-sapin. Ito po ay tibok-tibok. Tsaka po tubong-bong. Susubukan po natin ang mga to at sasabihin ko po sa inyo kung anong lasa niya. Subukan po natin yung puto bongbong. Bali, itong puto bongbong na ito po ang ano nito, ano lang, niyog at saka asukal yung kasama. Ito po yung niyog at asukal. Lalagyan muna natin bago natin kainin. Ito po yung puto bongbong na may niyog at asukal. Makunat po siya. At hindi siya masyadong tamis. Sakto lang po. Masarap po yung puto bongbong, pero parang may kulang. Kasi parang natatandaan ko po, meron yung ano, parang star margarine sa ibabaw. Tapos nga asukal tsaka niyog. So, masarap din po siya, pero siguro mas may enhance yung lasa niya kung meron siyang star market. Try naman po natin itong tibok-tibok. Mana po natin. Yung tibok-tibok po, para siyang maha, pero mas malambot pa pa siya sa maha. Tapos, yung puti po, actually wala siyang masyadong lasa. Ang nagpapalasa po sa kanya, yung niyog na naging brown. So, very simple po yung lasa ng tibok-tibok. Hindi rin po siya matamis masyado. Next, try naman po natin itong sapin-sapin. Yun po, medyo ma-oil siya. Siguro dahil dito sa atin, sa niyog na pina-brown. Tapos, very colorful din siya. Ano, may ube, may pandan, may yellow. Ganyan po ang itsura niya. Yung yellow po, langka po pala yun. Tapos yung sapin-sapin, ano siya, super lambot. Actually, yung sapin-sapin, may iba-iba siyang flavor. Pero hindi ko masyadong malasahan yung ube. Ang nalalasahan ko yung konting pandan. At saka yung dominating taste niya, yung langka. Pinakahuli po, itong bibingka. Try po natin. Ito po yung pinaka-favorite ko sa lahat ng ito. Tingnan natin kung malasa talaga. Masarap. Marami po siyang mga itlog na maalat sa ibabaw. Ito po. Kahit po dito sa loob, makikita niyo yung itlog na maalat sa ibabaw. Masarap po siya. Lasan-lasan niya yung itlog na maalat. So, lahat po nang natry ko ngayon, masarap. Pero ang pinaka-paborito ko po sa lahat, itong bibingka. Hindi po siya matamis. At lasang-lasa po yung itlog na maalat. At hindi rin siya maalat na maalat, dahil doon sa itlog na maalat, hindi. Sakto lang po. Na-enhance lang nung itlog na maalat yung flavor ng bibingka. So, sana po ay nagustuhan nyo ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit that notification bell para ma-update kayo sa mga current videos ko. So, until my next video, this has been Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!